Kasi nung time na nga, na ano, kaya 'di ba hindi nagpadala yung mga itong Maple Leaf. Kinuha nila puro mga El Salvador. Ang dami ngayong El Salvador sa mga linya dahil nga dun sa nangyari sa ano sa mga Pilipino. Yun. Wala video. Eh ilang araw na ako walang video. Parang 4 na araw na yata ako walang video. Wala tayo ng content. Alam niyo naman, mga ginagawa akong video, mga ano lang din naman yun. Yung mga tinatanong lang din saan sa ano sa video ko sa YouTube, yung sa mga comments, ganyan, sa mga post ko. Eh, gawa na natin. Mga pala, ito kasi ano, kaya gusto ko rin i-discuss to. Eh kasi, gusto ko rin pagkwentuhan. Eh, itong January, merong mga ano ipapadala si ano si Stockhouse sa Brandon mga butcher para magtrabaho dito sa aming company sa Maple Leaf. Tatlo lang daw yung ano yung pupunta. Hindi ko naman sila ano wala namang nagme-message pa sa akin, pero pagka yung kunyari baka puntahan namin nila Yorme para lang i-welcome sila. Kasi para gusto namin ibalik ni Yorme yung noong unang dumating kami rito na wini-welcome kami ng mga yung mga matatagal na mga nandito sa Brandon. Kasi syempre iba pa rin pagka yung yung ma-feel niyo na welcome kayo sa sa community dito. Kasi noong mga bandang yung mga sumunod na sa amin, parang medyo nawala na yung ganong tradition na i-welcome yung mga bago. Meron silang makilala kagad sa lugar. Angit kasi pag kayong kunyari, alam mo yung feeling magiging lonely talaga kayo pag kayong yung darating kayo dito tapos wala kayong kakilala, ganun. Tapos siyempre baka tanongin na rin namin kung gusto nilang mag-carpool, yung mga ganyan. Kasi iba rin pag kayong meron kayong contact pagdating nyo pa lang. At least, kung meron kaming maitutulong ni La Yorme, maganda, di ba? Hindi na sila mahihirapan. Kasi nung dumating kami, nung batch 1, kaya tawag namin sa batch namin, batch 1. Kasi kami yung batch na post-pandemic. Kasi di ba nung anong time yun? Nung pandemic, humintop yung Stockhouse na pagpapadala ng mga butcher dito. Ngayon, nung natapos na, na-clear na yung pandemic, kami yung unang-una na pinadala. Kaya tawag namin sa amin, first batch, post-pandemic. No? Yun. Pagdating namin dito, welcome kami ng mga datihan na rito. Nagpakilala sila. Maganda rin yung merong mag-e-explain sa inyo kahit papaano kung ano yung mga possible na mga gagawin ninyo, ganun. At ini-explain nila kung ano yung mga gagawin niyo rito, kasi yung mga nag-a-apply diyan sa Pilipinas, porket kayo butcher na kayo diyan. Hindi yun yung gagawin nyo rito, iba. baka kasi akala nyo pareho lang yung ginagawa dyan sa Pilipinas saka dito, iba. Tulad nung sa amin kasi sa Lone Line, talagang wala kaming idea kung paano gagawin. No, at least kung masabihan namin kayo kung ano yung mga dapat gawin ganito. Kaya yun din para ma-discuss din namin, na maikwento din namin kung ano experience namin nung kami nagsisimula pa lang, no? Saka para ipa sa kanila yung kahalagahan ng trabaho nila dito, na hindi lang din para sa kanila yung tatrabaho nila dito, na sana pagdating nila dito seryosohin nila yung kanilang magiging designation, yung trabaho ng paglalagyan sa kanila ni Maple Leaf. Kasi kaya 'di ba sinasabi ko nga,
matagal hindi nagpadala yung staff house ng ano ng mga empleyado, mga skilled workers papunta dito sa Canada. Kasi nga meron tayong inside ano balita na yun nga bumaba yung parang bumaba yung ratings ni Pilipinas sa ano sa work consistency, yung ganun. Kung saan pinaglagyan yung mga bagong empleyado. Kunyari, yung mga bagong empleyado ng Pilipinas, mga Pilipino, mga skilled worker, yung nilagay doon, hindi nila na naipapasa yung ano yung pinaglagyan nila na position. Ang nangyayari, hindi nila kinakaya, binababa sila na binababa yung mga ano yung mga pinaglalagyan nila. Bumaba ba yung sahod? Tapos ano, basta naililipat sila sa dapat yung sa pinaglagyan nila sana na ipasa. Hindi ko dinadown yung mga ano kasi kami ganun din nangyari sa amin eh sa batch 1. Yun nga. Hindi na iano, hindi na ano ba yung pinaglagyan namin sa skill 2 dapat kami, yung sa pinaka mahirap na trabaho dito pero pinakamalaking sahod. Hindi lahat kami nakuha doon. Ngayon, kasi bibigyan kayo ng palugit lang dito na ano eh, na kung gaano katagal lang yung training period nyo. Pagka nakita nila na hindi nyo kaya yung ano yung ginagawa nyo, wala kayong progress sa training period, ibababa kayo ng skill level. Kaya kami nila ano nila, basta may mga kasama ko, kinausap kami ng mga supervisor ganyan, tinakot pa nga kami na pauuwiin kami pagka hindi namin ako. Kaya nung ano na yon, sabi, ito na lang yung pagkakataon nyo na ililipat nga kayo sa skilled 1. Ano, mahirap pa rin naman, pero hindi siya yung kasing hirap ng ginagawa nila Yorme sa skilled 2. Ganun nga. Ngayon, meron kasi ako nabanggit dati na ano, na parang yung nabanggit ko sa video ko siguro na okay lang yan na huwag nyo masyadong anuhin yung trabaho kasi pagka kunyari, hindi naman kayo, hindi nyo kinaya yung trabaho. Ibababa nyo lang ng ibababa lang kayo ng ibababa ng skill level. Eh parang naging ano, naging ewan ko ah, hindi naman sa lahat to ah. Ang nakita ko parang naging ano na yung mga sumunod sa amin na mga batch na hindi na nila masyadong ano yung binibigyan ng extra effort. Kumbaga yung ano yung pinaglalagyan nila kasi ililipat lang din naman sila eh. Kumbaga wala na yung takot na hindi tulad nung ano namin, yung mga naunang batch sa amin, saka kami, yung batch namin. Talagang, tinakot kami ng supervisor na pauuwiin kayo. Kaya, nung time na nilipat na kami, talagang pinilit na namin na ipasa yung pinaglagyan sa amin. O, kaya sinasabi ko lang, ngayon, yung sana, yung mga bago na parating, or kahit sinong, kahit sino pang mga, ano yan, mga skilled workers dyan, nasa UK, sa Australia, talagang seryosohin yung ano yung magiging trabaho nyo kasi isa kayo sa mapalad na napili para makapunta sa ibang bansa na magandang bansa para magtrabaho, di ba? Eh tapos masasayang lang kasi ano hindi mo kaya, hindi ko kaya. Eh sayang kasi pero ano sa mga ibang bansa sa ibang company dito sa Canada, meron din talagang mga napauwi na hindi nila kinaya na nasira ako agad yung kamay, ganun. Pero ang inaano ko lang naman, alagaan yung kamay, alagaan yung katawan, tapos bigyan nyo ng 110% lagi sa trabaho. Todong trabaho, pero yung ano nyo, alagaan nyo pa rin yung katawan nyo. Pagka magsisimula kayo sa work, mag-stretching kayo, mag-vitamins kayo, kasi ano yan, isa yan sa ano kung kayo magpupuyat, gano'n. Yung mga good times, pagka na-perfect nyo na yung trabaho, saka nyo na yan i-try mga ano na yan, mga ano, lasingan, mga ganyan. Sa ngayon, siguro, mga first 3 months, talagang ano nyo muna, bigay nyo muna lahat sa training period nyo. Para pag kayong kunyari, na-regular na kayo, ano na kayo, sureball na kayo, di ba? Saka, hindi lang kasi nakasalalay, ay sa inyo rin nakasalalay, yung mga susunod na applicants na mga Pilipino. Kasi nung time na kaya 'di ba hindi nagpadala yung mga itong Maple Leaf.
kinuha nila puro mga El Salvador. Ang dami ngayon El Salvador sa mga linya. Dahil nga dun sa nangyari sa, ano, sa mga pagkain. Ngayon, inaano ko lang, sa mga parating susunod ng mga magtatrabaho dito, talagang mag 110% sa trabaho yung gawin nyo. Para, hindi lang para sa inyo to, para din sa mga next applicant na, ano, na makukuha sa Pilipinas, di ba? Yun lang. Kasi, ano, mayroong kasing nagtanong sa akin na bakit ang tagal doon na walang padala yung ano si staff house papunta rito sa Canada sa Maple. Yun ang sagot, no? Ano niyo? Talagang kailangan galingan niyo mga kababayan para sa ano, para sa Pilipinas, no? Saka para sa pamilya niyo rin. Yun lang. Ano ako ba masabi? Dahil ko na naman. Nagluluto pa ako. Bukas pasok pa naman. No? Yung mga nanghihingi sa akin ng ano ng CV, message nyo lang ako sa aking FB page, sa aking WhatsApp. Yan. Tapos yung mga nagtatanong kung anong agency, staff house nga. Paulit-ulit kayo. Hindi ako. Staff house yan. Number one. Staff house. No? Ilang, sige na, like, share, subscribe, yung mga ganon, ganyan, alam.